palengke ng ating mga suki, ha? Yung mga suking tindero, tindera. Isa ka ba sa mga pinupunta ng mga kalalakihan dyan dahil sa makeup mo? Dahil sa makeup. O, oh, diba, ganun naman talaga usong. Diba, gaya yung nasabi ko kanina, mga pangga, maraming mga ano eh, maraming mga pangga natin, no, ng mga tindera, na kadalasan eh, ibang datingan ngayon eh, no? Yung datingan nila ngayon, pa-sexyhan eh. Alam mo, parang ano, no? Parang mga model ngayon, yung mga kasuotan, yung mga ayusan, di ba? O ito, isi-share muna natin yung ating live, mga pangga. At hello na rin po sa ating mga nandyan, yung mga timbahay. O, kamusta po yung mga nandyan sa mga kanilang tahanan? Ay, nako, nakaraos na naman tayo. Nakatapos na naman tayo ng isang araw, mga pangga. Ayan, wait lang kami. Hello po kay Papa Red. Ayan, hello po. At sa lahat din ng mga pangga po natin dyan sa Facebook Live. Kamusta kayo, mga pangga? O, ito muna sa lahat po ng mga nakatutok sa atin ngayon. O, ito ha, bago tayo magano, yung drama ha. Ito muna unahin natin, mga pangga, dahil sa mga pangga nating mga riders, yung mga agilitista natin dyan. Ha? Para po sa mga riders natin to, mga agilitista at sa mga passenger princess. Woy! Hello po sa inyo, ha? Nandito na ang pinakamabisang back to school promo at contest po ng Jilly Helmet, mga pangga. At upang maka-avail ng ating promo, pumunta ka lang sa mga selected Jilly stores. Ayan, basta nakasuit ka ng uniform mo, eh, pasok ka na sa banga, ika nga. At huwag kayong malulungkot, lalo na sa mga ano natin, ha? Sa mga may jowa, eh, kasama kayo dyan. Kapag may jowa po, eh, may 10% off. At sa mga single naman dyan, o, oh, eto, meron kang ano dito, 5% off. O, di ba? Lahat dito ay pasok na pasok. At syempre, at meron ka rin chance na manalo ng Jilly Helmet. Kailangan mo lang pong i-follow ang official Facebook page ng Jilly Helmet PH at ang kanilang TikTok at Jilly Helmets PH Official. At i-screenshot nyo po ha, yung naka-follow na kayo at or naka-subscribe. Actually, magkakaroon din yata sila ng YouTube channel. O yan ha. At i-screenshot mo yan. Mag-selfie ka na rin, nakasama mo ang poging-poging Jilly Helmet na binili mo. Kung saan branch po ito nabili ha. At i-share mo ang poster na yan sa FB kasama ang hashtag na hashtag back to school promo at hashtag Jilly Helmets PH hashtag level up your protection with Jilly. At ilagay po sa comment section ang screenshot at selfie mo at makakuha ka na ng pinakamaraming ano pala yung mga likes or react neto. Eh, siguradong ikaw naman nanalo ng napaka-pogi at napaka-astig na Jilly Helmet. Nag-start na po ang promo po mga pangga ng September 15 hanggang October 31. At ang announcement po ng winners ay gaganapin po sa November 3, 2023. Kaya antabayanan nyo ha, hindi pa uli ang lahat. Para sa mga iba pang katanungan, pwede nyo pong puntahan ang kanilang, ano, ha, ang kanilang Facebook page para makita mo lahat kasi baka marami ang dami ng hashtag. O para hindi kayo malito, pumunta kayo doon para makita nyo. Jilly Helmet PH. Yan, sa kanyang Facebook page. Alright! O ito na, simulan na natin mga pangga ang ating drama. Ngayon pong Monday, Lunes na Lunes. Ano ba yan? Ito na ang ating drama. Kahit wala po si Sheena, nako, nagpapahinga po yan bukas, babalik na yan. O ito ang ating drama, ito ang ating story time. O ito sa mga pangga po natin dyan. O ito, meron kasi akong tropa. Ito, legit to kasi kaibigan ko to. Isa siyang vlogger. Sila mag-asawa ay vlogger po. At medyo nagtanong sa akin kung pwede bang makahingin ng advice sa'yo. Sabi ko, huwag lang pera, okay na yun. Nabanggit niya nga sa akin dahil nga, di ba, mga content na ginagawa nila. Kasi ito si Mrs. niya, may naisip doon na content. Malamang nakikita nyo naman siguro madalas sa Facebook page, no? O sa lahat po ng mga
social media accounts ninyo na kung saan kayo naka-follow, naka-subscribe. Marami pong mga content dyan na, ano, no, na may, ano na, yung mga sexy na, yung talagang bakat kung bakat ang labanan. Eh, plano kasi ng misis ng kaibigan kong vlogger din, eh, mag-content sila ng ganun. Eh, ngayon, tinatanong niya na, bakit gano'n? Di ba parang ang hirap naman kasi? Siyempre, parang ang tama naman, may point naman siya doon dahil bilang asawa niya. Eh, di ba parang ang dating kasi parang binibenta mo yung jowa mo o yung asawa mo. Parang pinapakita yung, di ba, katawan. Eh, wala eh. Wala tayong magagawa kasi nga, di ba, sa mga lumalabas po ngayon sa ating social media, ang mas maraming views, yung maraming hubad eh. Di ba? Ngayon, may nauuso pa, di ba? May labas na ano? Tubleron? Di ba, may mga ganun? Yung parang bibili sa tindahan, tapos may tatanungin na babae. Parang, although scripted na, diba lahat naman ng content ngayon na napapanood natin, scripted na, na di ba na may nakikita ko dyan na content, pero mag-asawa pala sila. Di ba, yun ang ano ngayon eh, yun ang indo ngayon. Pero syempre, sabi ko nga sa kanya, ikaw, decision mo yun, asawa mo yan eh. Pero sa akin, parang off yun eh. Kung ako man, mangyari man sa akin yan, kay Milky na magaganon siya. Di ba parang binenta ko siya? Di ba? Maraming mga content kasi, no, na talagang, kumbaga parang papasok ka sa butas ng karayom na kung saan ka magbo-boom eh. Di ba? Saan ka magte-trending? Eh, di ba, ako nga, hindi naman ako, kumbaga ako, ang tekniko dito, talagang tuloy-tuloy lang, gawa ka ng gawa lang ng content na maayos. Di ba? Kung sakaling mag-boom yan, di doon mo nasusundutan ng mga magagandang, kung ano yung nagustuhan ng mga followers mo, di ba, o ng subscribers mo. Hindi na kailangan ng ano yung pagpa-sexy ka, 'di ba? Parang nakakaano naman, 'di ba? Lalo na babae, 'di ba? Yun ang trending ngayon. Sabi ko, bro, mag-usap kayo, mag-asawa. Kasi easy money. O, totoo naman, easy money, 'di ba? May mga 3 milyong views ka, 1 million views. Kaya makapangga, kung kayo, 'di ba? Marami rin kayong mga nakikita. Kung kayo, nangyari sa inyo 'yan. Nagtanong sa inyo yung mga tropa ninyo o ikaw mismo. Nag-content ka kasama yung jowa mo tapos sinabi ng jowa mo, ganito lang gawin natin, papasexy ako, papakita ko yung tubleron. Yung tubleron, papayag ka ba? Di ba parang hindi? Di ba parang kayo, ngayon ko kayo kailangan. Di ba? Sumagot kayo dito since wala si Sheena, kasi gusto ko itanong to kay Sheena. Ako tatanungin kasi sa akin, off yun, hindi pwede. Ayoko. Di ba? Marami pang content dyan na pwede ka mag-boom. Ganda mo lang. Di ba? At dapat consistent, di ba? O ito ha, sabi naman dito, pero pangit naman po yung kahit mag-asawa na meron pang ganun pinapakita, di ba? Maraming mga paraan para kumita tayo or para dumami ang views natin. Di ba, gumawa ka ng mabuti. Di ba, pagpapakita ng ano, di ba, sa lahat ng mga viewers mo or sa mga subscribers mo. Ganun lang makasimple. Marami naman pong pwede i-content ang mag-asawa. Ang ibang bagay, di ba? Totoo naman. Yung pakikisama mo, di ba? O yung sama ninyong gano'ng ka-sweet. Pwede naman, di ba? Halos lahat. Marami. Kasi marami to uhaw kasi. Marami kasi sa ating mga panggang uhaw na gusto kagad. Pag gumawa ng content, gusto kagad, boom kagad, nag-trending kagad. Eh, lahat naman yung mga ano, yung mga nag-trend, yung mga kilala lang ngayon natin mga vloggers, eh nagdaan po yan sa mga maliliit na mga viewers muna. Hindi naman yung kagad sa baksakan, 1 million, 2 million, di ba? Okay, tama naman. Sabi naman ni Ian, i-vlog na lang nila yung buhay nila. O, paano sila nakakarao sa buhay? Paano sila namumuhay? Ang daming paraan, hindi lang yung solusyon. Kasi tayo, nagagaya lang tayo sa ani. Nagagaya lang tayo sa mga nagtitrending. Kasi nakikita nyo, may ano siya, ang taas na ng ano, may ano, monetize na yung ano nyo, page nyo. Di ba? Kaso nga lang, ang dami ng mga... Di ba sa mga nagte-trending na mga ganyang mga content, may mga kaakibat din ng mga, di ba, mga pangit na comments, di ba? Eh, wala tayong magagawa. Kung gusto mo talagang mag-trending ka, yung maging natural na lang tayo kung ano yung buhay natin. Huwag naman ipakita yung mga kaimanan ninyo. Saan ka nag-withdraw? Di ba? Saan ka nag-deposit? Hindi ganun. Yung mga ano lang, yung mga bagay na nakakaano rin, yung kumbaga makaka-relate din yung mga panggapo natin na gusto rin maging, di ba, yung mga gusto rin maging vlogger. Para tutularan kayo, di ba? Ganun lang kasimple. At dapat po kasi maging responsable
sa pagpo-post o pagpo-post natin. Hindi naman po masama ang mag-post. Eh yun nga lang po, may mga lalaki po kasi na papagsamantala kapag maganda at sexy yung asawang babae, eh nakakawalang respeto sa akin yun. Ah, kung ako sa kung sa akin yun. Eh, yun nga eh. Hindi natin kasi sila masisisi, di ba? Yun ang gusto nila. Pero kung tutusin, eto sa kaibigan ko, sinabi ako na sa kanya kung ako. Kung ako sa'yo, hindi na. Marami pang ibang mga content na pwede kang mag-trending. Oh, trending agad ang gusto nila. Eh, paano naman kung pangit or malaswa ang content nila? Pangit sa paningin ng mga manonood, di ba? Napakamadali nang i-access yung ano natin. Social media ng ating mga anak. Oh, di ba? Nag-trending ka nga, pero yung mga anak ninyo, diba, hindi ba mabuli sila? Hindi ba masabihan ng mga kaklase nila na bakit ganyan? Yung tatay mo, nanay mo, di ba? May ganun. Ba't mayroong tubler yung pinakita? O yan. Yan lang naman kasimple, mga pangga. Marami pang ano. Ako, hindi naman ako atat na mag-trending. Gusto ko lang makilala ka na ikaw ay nagbablog. Okay na yun, makita ka lang. Pero yung maghangad ng maraming views, million views, siguro soon. Basta consistent ka lang mag-post, gumawa ng content na maayos, diba? Tumulong sa kapwa, siguro yun na lang, no? Yun na lang siguro pwedeng gawin natin. Pwede kang tumulong, lalo at ngayon, diba? Malapit na kapaskuhan. Well, kung tutulong ka naman, wala namang kasamang kandidato. Nakipag-collab ka, diba? Huwag lang ganun. Yung makikita lang natin na bukas sa puso mo na nagbibigay ka ng pagkain sa mga nasa lansangan, yung mga senior natin na nahihirapan, di ba yung nasa kalsada, mga ganun bagay, okay naman yun eh. Yun ang mga gusto ng tao eh. Yung marunong kang tumulong sa kapwa mo. Kaya yung mga nagpapakita, no? Wala tayong magagawa. Page nila yan. Pero kung sa kaibigan ko, tol, bro, huwag mo nang ano yan. Kausapin mo si misis mo. Di ba? Kasi marami masasabi niya, lalo ng daming chismosa sa lugar ninyo. Tigil mo na yan. Gumawa lang ng ibang content. Yung buhay ninyo, pwede. Maganda naman yung pinagsamahan ninyo mag-asawa. Diba? O kaya, mamigay ka ng mga ano, ng mga pagkain sa lansangan. Diba? At least nakakatulong. Hindi tulad ng ano, nung gusto ng misis mo. Ito naman kasi si ano eh. Ayoko na pangalanan. Huwag wala kasing ano yan. Minsan na-influensya tayo kagad eh, na gusto kagad natin maging mataas yung views dahil nga sa mga ganyang trending. Hindi yan. Marami pang bagay. Okay, content mo kami. Taka dito. Di ba? Okay lang ha. Maging responsable lang tayo sa ating mga ginagawang content, no? Lalo na sa mga bagong mga vloggers natin dyan. Ang gusto pong yan, maganyan, mga content. Marami pa. Hindi lang naman doon sa mga nakikita natin na nalalasuan kayo, di ba? May mga babae lang na mga sexy. Pero ano, sa totoo lang yung mga scripted na ano, well, ano naman eh, kumbaga parang wala naman masama doon kung mag-content ka na scripted. Basta may matututunan sa dulo, may lesson. Di ba? Ganun lang naman eh. Content sa malinis na paraan or magandang panoorin, no? Lalo na sa mga nanonood sa ating mga kabataan at mga senior na. Yun lang ha. Ayan na sa mga content creator, yung mga bago gusto maging ano, lahat naman kasi pwede na maging vlogger eh. Diba? Basta may cellphone ka lang na maayos, maganda yung camera mo, okay na yun. Pwede ka na mag-content. Mabilis naman gumawa ng Facebook page eh, diba? Or ng YouTube channel. Tsaga lang! Makikilala ka rin basta maging totoo ka lang sa sarili mo. Anyways, ay maraming salamat sa inyo mga pangga. Exit na ako at antabayanan nyo na po ang kuya mong Chico. Susunod na yan! Kaya wala nang lipatan mga pangga. Huwag nyo kalimutan po na i-like at i-share po ang aking official Facebook page, Energy FM 106.7, sa aking DJ Jimbo at kay DJ Sheena, Sheena 1067. Yan, bukas babalik na yan. So, yun lang mga pangga. Maraming salamat. And happy Monday! Ingat po sa lahat ng mga uuwi at sa mga mommies out there na yung mga junakis nila, yung mga trabaho na. Congratulations! At least, nakaraos ka na rin, ay, tay. Magpapaaral, no? Pwede na magpahingat, mag-ipon ulit, no? Okay! So, tutok lamang dito sa number 106.7 Energy FM. Pangga! Huwag mo sabihin radyo, sabihin mo!